Hey guys! Happy Father's Day sa ating mga magigiting na halige ng ating tahanan. And for today's video ay pag-uusapan natin ang PGWP refund. At habang ako ay nagluluto, ito po ang ating magiging background at ang pagpunta namin sa isang greenhouse at ito po ay aking first ever na pagbisita sa isang greenhouse. So ayun guys, simulan na natin. Let's define first PGWP. So sa mga bagong viewers or bago pa lang na nag-aaral ng student process, ang PGWP po ay ang ina-applyan na status after ng studies. So by the way guys, hindi lahat ng schools ay nag-o-offer ng PGWP. Kaya better na i-check nyo po dahil mostly ang pinipili talaga is yung mga school na merong PGWP. Kasi guys, ito yung magi-giveaway para magkaroon tayo ng Canadian work experience or makakapagtrabaho tayo dito sa Canada gamit ang permit na to. Kaya po, PGWP or Postgraduate Work Permit. At ayun nga po, sa experience namin, we were able to refund ang PGWP ng lahat ng dependents. Kasama po ako doon na OWP at yung tatlong bata sa family namin. I-share ko po kung paano namin nagawa iyon. Pero ang ultimate question, paano ba mag-refund or saan ba ito applicable lang? Based po sa CIC or Canada.ca, in most cases, you can only get a refund if you withdraw your application before. So, yun po, before we start processing it. So basically kami po ay hindi pa siya nag-i-start reviewing eligibility. At kung nasubaybayan niyo po ang aming playlist na Road to PR, yung aming journey sa pag-a-apply ng PR. So basically po, habang nagpa-part-time si student namin, ay may pag-asa na po kami na maka-apply ng PR since yung nakuhang work po ni husband as a part-time, eh ayun po, nasa kontrata na magpo-full-time siya after studies kasi yung story noon, talagang full-time yung hinahanap na position. So, God's grace na lang po na among the applicants, si husband pa rin yung napili kahit na part-time lang po yung ino-offer ni husband sa panahon na yon since nasa last sem naman na siya. So, kung interested po kayo na malaman ang kanyang journey, kung paano siya nag-apply, ano yung mga naging hiring process, please feel free to watch this video at baka makakuha po kayo ng tips saan ba siya nag-apply at ano yung mga hiring process na ginawa nila. At sa experience po niya, sa awa ng Diyos ay hindi na po kailangan ng referral. So nakapasok po siya sa company na yon without any help ng kahit sino po. Talagang biyaya na lang po ng Diyos na natanggap siya. But along the way, marami po kami na experience na struggles pa rin naman to activate our faith, but in the end, talagang may biyaya ang Diyos. At ngayon po, yung pa rin ang trabaho niya, dun pa rin sa company na yon. At yun na rin po ang nagpa-PR sa amin. Ipakita ko guys ang aming GC Key account. So again guys, sa amin kasi ay na-foresee na namin na makaka-apply kami ng PR eventually after studies. Since pasok na po yung mga requirements namin para ma-applyan namin yung accelerated tech pathway dito sa Alberta via express entry. And actually, yung reason lang bakit kami nagpa-delay kami mga dependents na mag-apply ng aming extension, it is because of the passport. So basically po, maabutan na kasi yung mga expiration namin. Kaya nagpa-delay na lang kami kasi nag-apply si husband ng PGWP first week of June 2022. At kaming mga dependents ay nag-apply naman ng extension November 2022. And it is just a blessing in disguise na marirefund pala namin ito. I just encounter this information na pwede palang i-refund ang PGWP application as long as hindi pa nasisimula ng processing or eligibility reviewing. So ayun guys, may kita natin dito sa November 24, 2022. Actually ito, kay Jazz ito. So withdrawn na yung current status niya. And yung November 24 na pangalawa, yun na yung sa akin. So withdrawn na rin yung application. And then yung nasa top 2 na application sa dalawang SP minor namin. So, ang current status naman nila is application profile updated.
Pero pagka binuksan po natin to, clinic natin yung application nila, ito yung lalabas. Kung makikita natin itong sa taas na application status, ayan, withdrawn na rin siya. And lumabas ito May 30, 2023. Hindi na namin ito actually na monitor dahil sa PR na kami. Nagulat na lang ako isang araw na meron akong dumating na kapirahan sa aking CC, sa credit card. Since credit card po ang ginamit namin to pay yung mga application fee. Eh, nagulat ako nung pag-check ko sa transaction kasi wala akong alam bakit magkakapera ako sa CC. So, ayan, pagkita ko sa transaction, Immigration Canada, sabi ko, eto na yon, eto na yung refund na matagal na naming hinihintay. So, sa aming pong tatlo ito, or apat, yes, apat, sa akin na OWP, sa visitor's visa kay Jassie at sa dalawang SP minor. So, ayun guys. Again, pwede po kayo mag-PGWP refund pagka hindi pa nasisimulan yung processing ng mga application. So, sa case namin, katulad ng naikwento ko kanina, nauna na nag-apply si student namin kasi siya yung pinaka-primary eh. At the same time, di rin siya makakapag-full-time. And talagang kailangan na niya mag-stop mag-work pagka dumating na yung Certificate of Graduation, yung TOR niya. Kaya exactly, ika-first week ng June, dun siya nakapag-apply lang ng PGWP. And yun, blessing in disguise na nagpa-delay kami na mag-apply. So November nga pa kami nag-apply, which is, it's a very good timing kasi hindi lumakad yung application namin sa PGWP. Wala talagang galaw. So, January, nung na-PR kami, wala pa rin talaga siyang galaw. Hindi siya nag-processing, wala talaga. Kaya, it's a good thing. Sabi ko, oy, pwede natin i-refund to. And then, yung pag-refund namin sa web form lang namin ginawa. Alam ko, sa tanda ko, ginamit ko yung, or pinili ko yung option na withdraw application. So, doon ipoprovide ang mga application number, UCI, etc. Kaya my conclusion, pwede mo palang i-delay muna yung application ng mga dependents. Pero take note guys ha, hindi kami na-expiran ng status. November 24 yung pinaka-deadline or yun yung last date ng aming mga permit, kaming tatlo, apat. So ako November 24, then ang aking expiration ng aking work permit at ganun din yung tatlo kong anak, si Jassie visitor and then yung dalawa student minor. So yun lang guys, ingatan natin na wag tayong ma-out of status kasi yun, magkakaproblema tayo doon. So kami talagang inexacto lang namin na November 24, dun lang din kami nagpasa ng PGWP extension namin or work permit extension and student permit extension ng mga minor. Tapos, ayun po, November 6, na-receive na namin yung approval ng aming PR. And as I said earlier, wala pang galaw ang aming mga extension, kaya pwedeng-pwedeng i-refund. Sabi ko na sa sarili ko, bonus na lang kung ma-refund. Kasi yung pinaka-ultimate goal na PR, okay lang kahit na hindi na lang ma-refund, basta ma-PR kami. Pero yun, it's good news na na-receive namin ang aming refund sa PGWP. I hope guys, maging applicable din sa inyo ang scenario na ito para makapag-refund kayo ng PGWP. Lalo na pag family, magastos talaga po kasi. At kung interested po kayo na malaman ang mga gastos namin, ang mga binayaran namin for our PR application as family of 6, pero si Canadian baby boy namin, hindi na siya kasama sa application. So, kaming 5 persons lang yung nag-apply for PR since Canadian citizen na si youngest namin. So, ayun po, nakagawa ko ng video especially sa medical part. Baka maging applicable po sa inyo ito. Feel free to watch this video at baka mas spare kayo sa paggastos ng medical. Since guys, ang PR application lalo na pag family medyo magastos siya. Kaya po ngayon pa lang maganda na aware na tayo sa magkano yung gagastusin. In a way na pag mag-a-apply na tayo for PRM, handa na tayo financially. So ayun guys, I hope may natutunan kayo sa video namin na ito.
And guys, ang gaganda ng Bulaklak dito. So, medyo may kamahalan lang siya talaga compare sa mga nakikita kong prices sa mga nakdisplay sa Walmart, ganun, Superstore. Pero maraming variety. Mura din daw sa mga Rona, Lowe's. Yun, magandang option din na pagbilhan ng halaman. Sabi lang ng kapitbahay ko na originally from Quebec. So, yan, nandito na siya sa Edmonton. Medyo matanda na siya tapos Canadian siya. Kasi rin siya, marami talagang halaman dun sa kanyang front yard. Talagang maganda. Maganda ang kanyang front yard. And nakakuha ko ng tips or mga suggestion ano yung magandang itanim sa bahay. So, yun. In the near future, ay ayun po, mapagkalooban na tayo ng sariling bahay na babayaran natin. So, ayun guys. So, yan, dito, ang daming choices, ang daming option. Tsaka, yung iba nakikita ko lang sa magazine, nandito na sila personally. Totoong halaman talaga. And guys, yung mga halaman dito sa Canada, may amoy talaga siya. Kahit yung mga pananim dun sa kapitbahay namin, pag dumadaan ako sa tapat ng gate nila, naamoy ko yung mga bulaklak nila. Ganun siya katapang, parang kind of pabango na may amoy sila talaga. Ayun, basically, may amoy sila. So, ayan, ang gaganda. Eh, nagustuhan ko rin yung lilac. Hindi siya masyadong mataas. Ayun, hindi nga siya puno. Sakto lang. Maganda rin siya sa harap. Itong kapitbahay ko kasi meron siyang ganun. So sabi ko, ay maganda to. Gusto ko rin to. And ayun, marami din ako natutunan sa kanya kasi may mga halaman na annual, perennial. Yung pagbibili daw ako ng halaman, annual daw. Para ayun, mabubuhay pa rin siya after ng winter. Ayun, mamatay sila pagpasok ng winter. Pero ayun, mabubuhay sila pagdating ng summer. Basta didiligan lang ulit, ganun. Sun, tapos tubig, ayun, buhay na ulit sila. So, ayun guys, I hope nagustuhan po ninyo ang ating video for today. At kung nakatulong po sa inyo, nagustuhan po ninyo ang ating topic for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito. At kung di pa po kayo nagsasubscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. So, ayun guys, I'll see you on my next video. Take care. Bye for now.